Aminado ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mahirap paalisin ang mga naninirahan sa paligid ng mga ilog at estero. Sabi pa ng DPWH, natigil ang kanilang relokasyon bago mag-eleksyon sa hiling daw ng ilang politiko na katutok si Teresa Andrada. Ganito ang kadalasang tagpo sa mga bahaing lugar sa Metro Manila tuwing may bagyo o kahit napalakas lang ang pag-ulan. Unang tinatamaan ang mga informal settler na naninirahan sa mga estero at tabing ilog. Pero sila rin daw ang isa sa mga dahilan ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sa datos ng MMDA, nasa 60,000 na pamilya ang informal settlers ang naninirahan sa mga estero sa buong Kamaynilaan. Ang unang-unang dapat gawin ay ayusin, alisin yung mga obstructions sa waterways. So, between us, MMDA, at saka si Secretary Mar Rojas ng DILG at NHA, na-identify na namin 8 major waterways that need to be cleared. No? And this will involve about 20,000 informal settlers. Ganyan na rin ang tono nung nakaraang taon ng gobyerno. At matagal na raw isinasagawa ng pamahalaan ang relocation sa mga naninirahan malapit sa estero at ilog. Pero yun nga lang, natigil daw ang relocation program bago mag-eleksyon dahil sa hiling daw ng ilang politiko. Ayaw pangalanan ni Singson kung sino-sino sila. Hindi rin naman daw sa kanya lumapit ang mga ito. Maraming nakiusap, wag naman sana bago mag-eleksyon. Gayunman, ipinag-utos na raw ni Pangulong Noynoy Aquino na ilipat na sa mga relocation site ang informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilog bago matapos ang taon. Iniutos na rin daw ng Pangulo na patawan ng sanction o paglabag sa Local Government Code at Urban Housing and Development Act ang mga mayor at barangay captain na mabibigong mapanatili sa mga relocation site ang mga informal settler. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.